patuloy ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ng tulong sa mga residente na naapektuhan ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon sa Albay. Nasabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, halos araw-araw nakikipag-ugnayan ang kanilang ahensya kay Pangulong Marcos para sa mga direktiba nito at upang matiyak na may pagkain ang mga evacuees. Karaniwan daw na responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatakbo ng evacuation center, ngunit base na rin sa naging direktiba ng Pangulo, ang DSWD na rin ang magbibigay ng logistic support sa mga lumisan. The President is monitoring the situation carefully. We've been in constant communication since last week, almost on a daily or hourly basis about his directives on making sure that lahat ng mga na-evacuate ay may pagkain. Alam naman natin ang pagpapatakbo ng evacuation centers are the responsibilities of the local government unit. But the DSWD, upon instruction of the President, will give them or gave them the necessary logistic support. Kamakailan ay nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ni Rex Gatchalian at Governor Edsel Lagman kasama ang siyam ni LGU na pagkasunduan ang unang limang pamamahagi ng pagkain ay magmumula muna sa ahensya. Target na mabigyan ang nasa 8,000 pamilya at nasa 38,000 na food packs ang naibigay na sa mga lokal na pamahalaan. I was there last Saturday, met with Governor Rex Lagman together with the 9 affected or will be affected LGUs to include the city of Legazpi. So ang naging agreement namin doon, the first 5 waves ng pagkain, a wave is 3 days. At that time, ang target natin 8,000 families. That will be around close to 26,000, 27,000 na food packs na bigyan na natin sa kanila. So meaning it's already with them. So the first 5 waves, they're covered na. You can do the math lang, medyo mahina ako dyan, but it's in here. 8,000 families yan, all in all, 5 waves already accounted for. So nasa kamay na ng mga local government units natin yan. 38,000, sorry, it's around 38,000 na food packs ang hawak na ng various local government units to include the provincial government. Sinabi rin niya na magiging salitan ang pagbibigay ng pagkain sa mga residente. Sa unang wave, DSWD ang unang magbibigay, sunod naman ang mga LGU. Now, bakit first 15 muna? Kasi yung next 6 naman na days, provincial government ang sasagot. So, sabi nila, we want to complement each other's resources rather than overlap each other's resources. Now, pagtapos ng 6 days nila, that brings us to 21 days, papasok ulit ang DSWD with another 15 days. So, it's wave after wave. Then, that will bring us close to 45 days, which is historically the minimum, or minsan nangyayari pa rin eruption na hanggang 45 days lang. Now, what if it protracts to 90 days? The DSWD will again sit down with the LGU to make sure na meron kami ulit na arrangement as to who feeds on what days. Bukod sa pamamahagi ng family food packs sa mga residente, ay pinagpaplanuhan na rin ng DSWD at mga LGU ang pamamahagi ng financial assistance para ipambili ng mga pangangailangan, partikular ang diaper at gatas ng mga bata. Patuloy naman ang kanilang pakikipag-ugnayan sa provincial government ng Albay upang mapag-usapan ang mga pangangailangan sa lugar. Sa ngayon, nasa alert level 3 na ang Bulkang Mayon. Ipinagbabawal na ang paglapit sa Bulkang Mayon at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Para sa Your TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.